Ayan guys, so nakarating na rin tayo dito sa Star 8. Grabe. Ilang oras yung biyahe ko? 9 o'clock ako umalis ng bahay. Nakarating ako rito. 2:30 na rito sa relos ko, pero mukhang tumigil. Maliit ang relo ko guys, sorry. Ayan, so dumating ako rito siguro mga ano, wait lang. 12, lunch time kasi nila. So mamaya na ako mga balaron na, kaya naman kung may kikain pa ako. Ay, pabalik ako rito after ng lunch time. Tutahan na natin sila guys kasi 1 o'clock na rin naman para makita nyo na yung mga ano, yung mga electric bikes nila, lalong lalo na yung ano, big bike nila na electric. Yun yung gusto ko may pakita sa inyo. So kanina nga pala guys, nung papunta kami rito, may nakasabay kaming kakilala dun sa ano, sa may Quezon Ave, yung naka Honda Civic na puti, plate number UAR 496. Pasensya ka na sir, apat sila eh. Hindi ko nabuksan yung bintana nung kotse nung biyanan ko si Rana. Baka kala nyo masungit ako. Hindi ko lang talaga siya mabuksan. Tatapon ko na nga yung kotse na yun. Hindi pala pwede nga tapon sa tatay niya yun. Pasok tayo dun. Nandun yung mga display nila ng mga ano. Sa mga warehouse, sa warehouse nila. Tingnan natin kung saan nila nilipat yung display. Dati nandito lang yun eh. Ayan. Hello sir. Break time? Ayan. Break time pa? Ay, hindi, baka ibang oras. Iba-iba ang oras siguro. Hindi sila sabay-sabay siguro mag-break. Ah, wala pang 1. 15 minutes pa pala. Makakaabalan na kami rito. Pero maya-maya na, guys. Pero ano naman eh, pwede naman na nating silipin yung units. Andito na lang naman yun. Nauna na nga pumarking dito yung kotse namin. Ayun, oh. Ayun. Gaganda ng units nila, oh. Hello, sir. And guys, oh. Diba? Yan. Mami, yung ganda nun ng blade nila, oh. Yan yung, Ito guys, yung mga ano. Ayan. Yan yung bayo ko. Shout out to sa bayo ko na hindi sumama, ha? Menggit ka ngayon sa akin. Hindi mo makikita ngayon tong mga electric big bike na to. Sana makasakay ako ulit. Nung nakaraan kasi nung last na punta ko rito, pinasakay nila ako. Sana pasakay nila ako ulit. Ayan. Ano Manta. Yung ito yung Manta. Manta ang tawag dito. Pero kulay red yung dito. Pero red. Ngayon, at tsaka walang red, walang black noon. Kulay red tsaka black. Ay, green yata isang kulay nung Manta. Ay, Sir Inigo. Hello guys, si Sir Inigo nga hello. Pala. Siya yung dati nag-assist sa amin. So, siya ulit yung muna sa amin ngayon. Yeah. Hello, hello Sir Inigo. So, kamusta sir? Yung ano nyo, yung nakaraan okay pala. So far, yung pakikipag-usap natin sa government, no, which is doing good, kami na siguro yung pinakaunang nakapag-register na ng e-bike. Ah, so, registered na po yung yes, ating mga e-bikes. Manta at Blade na register na. So, in the next few weeks or months, the rest will be registered also. Opo. Tapos, okay. Very soon, LTO will be releasing yung ano, parang guidelines nila para ma-register ang mga e-bikes. Kasi they're still catching up kung ano yung mga kailangang guidelines natin. Opo. Okay, para ma-register na mga e-bikes. Pero as of now, itong dalawang model nyo yes, pa lang, Manta and Blade oh. Sir. Sir, napansin ko nagbago ang itsura ni Blade. Well, basically, itong si Blade, it's the same body, pero marami lang siyang mga decals kasi this is
the personal unit of our CEO. Okay. Oo, pero meron tayong mga units sa loob. Kung gusto mo, magpalabas tayo para matesting mo ulit. Okay. Ayos yan. Actually, gusto mo sumama ng bayaw ko. Kasi nung nakita niya yung unang vlog ko rito, nakita niya, di ba, drive ko yung manta ninyo. Gusto niya sumama kasi di ko siya maisama. Yan. Saktong-sakto. Actually, yung maganda nga, itong Blade, mayroon ng following. Hmm. May grupo na, nakalimutan ko yung mga tawag sa kanila eh. Pero lahat sila, bumili yung isa, bumili yung barkada, bumili puro yung barkada, naka-blade na sila. Bumili yung barkada. Oh, oh, so, sir. Mga anim na ata sila, pito sila naka-blade. Sir, bali ang registration nito, sana siya pumapasok? Kasi yung mga viewers ko, tinatanong kung anong kategory ng motorcycle sila pumapasok. Pasok ba sila sa big bike category? Later, ibitahin ko yung aming external affairs. Mm-hmm. Sila yung nakikipag-usap sa LTO at sa mga government units kung paano inaasikaso yun. Sir, ito nga pala si Ms. Manji, ang ating supervisor. Hello, sa external affairs. Good afternoon po. Sila po yung nakakaalam, yes, ng lahat ng mga importanteng detalye para dating sa pag register ng ating mga e-bike. Okay. So, may mga, Ms. Banji, may mga konting katanungan, yes, ng si Jeep Doctor para sa kanyang mga viewers. Yeah, ma'am. Kasi ma'am, syempre, since natutuwa kami na na nare-register na pala yung mga e-bikes ninyo, tanong lang namin, ma'am, tulad ni Manta, magkano ang overall registration cost? May insurance rin yan, di ba? Syempre, kailangan sa LTO. Magkano po ang ginagastos for the Ang cost niya, inabot siya ng mga 2,100 overall na yun. Including insurance. Mula sa CP, tapos CSR, PNP, clearance, tapos LTO registration. Okay. Mga 2,100 po. Magkano bang registration ng motor ngayon? 700 something plus insurance. Ito yung ano niya. Sige, ma'am. Ito guys, yung sample na ORCR ng Manta po ito. Manta yan, sa Manta series. Ito kasi yung pinaka big bike nila, yung Manta na yun, yung black sa dulo. Bali, ang registration niya is only 744 pesos. Pero syempre may insurance tayong binabayaran. PNP clearance. Pero sir, ma'am, ang PNP clearance, kung di ako nagkakamali, is one-time payment lang. Hindi naman siya every registration. Yes, yes. Tama. Yes, ma'am. Hindi naman every registration sa PNP. So, kung magbabayad tayo ng registration yearly na 744 pesos plus yung insurance, di ko matandaan kung 1,000 pesos yung insurance. Iyan. Tapos, insurance is 650. 650 for motorcycle, ma'am. Tsaka electric bikes, ma'am. 650 lang pala. Di ano, kulang-kulang 1.5 lang yearly ang registration natin. Yes. Tapos wala naman na tayong emission, di ba? Kasi sa mga motorcycle may emission pa, so 300 pesos pa yun. Di naka-less pa kayo ng 300 pesos for the emission test. Ano na lang ang pinaka-test nun, ma'am, kapalit ng emission? Parang yung inspection na lang, vehicle inspection na lang. Oh, di ba? So nakatipid kayo yearly, guys, pagdating sa smoke emission. Tapos, kung ano yung nasa details, guys, ng mga nasa motorcycle, yun din naman yung nakikita ko ngayon dito. Same din. Okay. Napansin ko, guys, dito, nilagay nila sa details ng piston displacement, 46 lang. 46. So, ano sir, no? Parang pinapasok siya sa 50cc na motorcycle category. Yun. So, yun yung, ano niya, yung Manta. Since ipinasok siya sa 46 piston displacement, mga 50cc na motorcycle lang yung katumbas niya. Pero sa speed, ano eh? Hindi lang pang 50cc yan eh. 85 ang max speed niya eh. So parang mga 125 na motorcycle ang katumbas ng speed niya. Pero pinasok lang siya sa 46. Ba't kaya ganun, sir? Kasi hindi pa talaga makasabay ang ILTO kung paano yung guidelines talaga ngayon ng ng registration. Mga e-bikes eh. Kasi hindi naman siya, hindi talaga siya ma-ihalin tulad eh. First iba, iba talaga ang ngayon pa lang kasi siya, no? E-bikes, okay. Eh. So, iba ang electric motor sa petrol engine. Mm. So, slowly, we give them time, maayos rin nila kung paano talaga yung mga categorization ng mga e-bike natin. Ayan. So, para mas makita nyo, guys, kung ano yung itsura ng kanilang electric big bike. Ay, ayan! Ayan, sir, yung Blade. Yan yung unang design niya dati, sir, di ba? Pareho pa rin. Okay. Yan yung Blade.
So ilang watts po ulit yung motor niyan? 3,000. So same lang sila ni Iman, Tasera na. Yes. Pero actually, meron kaming dumating, may bago kami, hindi pa namin ino-offer. Pangalan niya si M3S Hammer. M3S. 3,000 watts rin siya, pero maliit. Ah, maliit, so, sir. Ginanong mo talaga, ang bilis. So, ano lang natin, ha? Sige, sir. Tahimik, no? Ito, mga isasabi namin. Ayan, namang units ito, na yan. Ito, kaya nilabas namin, no, para makita kung paano namin gagawin yung display doon. Pero basically, ito yung gagawin na. Sir, last na punta ko, wala to, sir, di ba? Anong wala. Unit yan, sir? Ito, this is what we call the Maverick. So, ito yung medyo bagay sa mga rough terrain. Mm-hmm. Magpapadala kami ng marami sa, ano, sa Palawan. Mm-hmm. El Nido and San Vicente. Yes, sir. Yung longest beach in the Philippines. Mm-hmm. Magsisimula kami doon ng bago naming business initiative wherein sa mga tourist areas, magpapa bike rentals kami. Okay. Kasi alam naman natin in the Philippines, very uso ngayon, no? Lalo na sa mga turista. Like, nag-boom talaga ang tourist industry sa Pilipinas. Yes, sir. So, eh, alam naman rin natin yung gusto gawin ng gobyerno na maging gawing tama ang turismo. So, isa sa mga initiatives ng Star 8 para maka-assist is instead na magrenta sila ng mga gas-powered na mga motorsiklo na nakaka-pollute ng environment, sisimulan na namin magpa-bike rentals ng mga e-bike. Okay, sir. So, iiwasan natin yung mga nangyari sa ibang mga tourist destinations kundi kung saan medyo na-pollute talaga yung lugar. Yes, sir. Sir, ano mga specification nito? Kasi itong dalawa, 3,000 watts ang motor. Itong isang to? Alam ko, 1,500 watts. 1,500 lang. Okay. Pero mabilis rin siya, tsaka very, very agile. Mm-hmm. Front, okay, subukan mo. Front disc brake na rin siya, sir, no? Kaso single lang. Oo. Tapos yung rear niya is? Disc rin. The disc rim po. Oh, ito kasi, dual disc. Dual yung sarap. Medyo okay. Mabigat kasi siya, kailangan. Mm-hmm. Tapos sir, napansin ko, ginawang design ng engine yung nasa harap. Pero ano originally sir ang nakalagay dyan? Baterya yan sir. Okay, ang galing ng pagkakagawa. Sir, itong scooter niya parang bago rin. Nandiyan na ba yan last time? Ito ang para sa akin, pinakagusto ko in terms of being practical. Kasi to be honest, pangalan niya sir? Dart. Introduce namin siya at we had the promo introductory price at 28,000. Pero ang pinaka ngayon, ang SRP niya is 35. So at 35,000, which is wala kang mabibiling brand new na scooter na ganun, di ba? Dual disc brake ka na, front rear. Okay. Sobrang sulit. Sa isang charge, maka 50 kilometers ka na. Tapos ilang beses namin, dahil ayaw ko maniwala, ilang beses ko paulit-ulit pinatesting kung magkano sa presyo ng Meralco per kilowatt hour ang charging. Paulit-ulit siya buhap talaga 8 pesos. Full charge? At full charge, 8 pesos. So, tapos 50 ako, kilometers. Makakapunta na ako Makati pabalik at balik ulit ng Makati sa 8 pesos. Okay, that's good guys. Yung imagine. One thing na ang ginagawa namin ngayon sa market is compared sa aming mga kapatid na ibang mga e-bike sellers or companies is pinapakita namin sa mga consumer natin is hindi lang to electric pero kung magkano ba talaga natitipid mo. Mm-hmm. Sa certain range sa Meralco kung magkano siya lalabas sa bill mo. At yun nga, ito si Dart, ang full charge nito 8 to 12 pesos. 8 to 12 pesos pa yan. Saka yung lady niya mukhang Mio. Mukhang Mio yung itsura. Scooter type talaga siya. Mga BB box, Lorda. Hindi mo nga mapapagkano. Ito sir, ang battery nito, nandito na. Yes, sa ano niya. Yes, sir. Hindi mo pagkano. Ito sir, ilang watts naman ang motor niya? Yeah, ibitahan natin yung ating mga technicians. Hindi ko bisa. Yeah. Kasi, sir, Inigo, kasi sa marketing ka sir, Inigo, right? Kasi may mga bago kaming offer. Oo, diba? This year, aside from parang kotse, no, diba pag bumili ka ng, let's say, ng isang Toyota Vios, meron kong option for 1.3. 1.5 Yes, tama. Plano namin sa mga e-bike namin is meron kang introductory model. Mm-hmm. Kung gusto mo mas malayong range, mas malaking motor, speed, yes. Hindi by motor. Ah, hindi, mas malaking battery. Ah, mas malaking battery ang gagawin niya, sir. So, pwede kang mag-op. Kunyari, gagamitin mo ang ating
For example, itong si e-hauler natin, no? Most likely, pang mga small businesses to. Mm, sir. Laundromat, delivery ng tubig, ganyan. So, pwede mo siyang bilhin na certain range yung makukuha mo, or pwede mong bilhin yung mas malaking baterya na mas makakalayo pa. Okay, sir. So, in a single charge, mas marami kang magagawang biyahe para sa mga kliyente mo. Mm-hmm. Ayos to, pang business talaga. Ito, upuan ito na bababa mo eh. Para talaga para pick up. Flat, para maging pick flat, up. Sir. Oh. Okay. Remiel, hindi mo ba kami sa mahal? May mga katanungan ng si Chief Doctor. So, nagtawag pa si Sir ng isang technician. Sir, ang pangalan mo, Sir? Remiel pa pala. Si Sir Rem, ayan. Sir, kasi bago to eh. Nung nakaraan wala ako, wala to nung unang punta ko eh. Ito, ilang watts yung motor niyan? 2K po. 2,000 watts? Okay. Tapos, 12, ilang volts? 72 volts, 20 amperes. Okay. Yun pala yun. Ay, sir, Inigo, nakalimutan ko tanong yung price nito. May price na ba to? Siyempre, tatanong natin, guys, yung price nito. Para siyempre, alam nyo rin. 98 si Manta. 98,000. 65 si Blade. Si Maverick, pinag-aaralan pa kung paano yung pricing na lalabas kasi bago eh. So, kasi imo-modify pa namin yung batteries yes, para mas maganda yung range niya. Mm-hmm. Oh, si Dart ngayon, ang SRP niya, 35. Si Dart is 35. 69 si Avan. 69,000 si Avan. Pero syempre, every once in a while, may promo tayo. So guys, abangan nyo. Anong promo, sir? Pag minsan, meron tayong mga buwan na may discount tayo, medyo malakihan. Wow. Yun yung magandang panahon na bumili sila. Ayan. Sir, meron naman kayong Facebook page na nagpo-post kayo ng mga promo nyo doon, di ba, sir? Oh, yan, guys. Star Edge Shop, yung kanilang Facebook page. Ilalagay ko rin siyempre sa description yung kanilang Facebook page. Para kapag naka-sale sila or meron silang promo, ayan, click nyo lang. Sayang din yung discount, guys. Ayan. So, minsan si Avant bumababa ng all the way to 55,000. 55, so from 65, magiging 55 lang. 69. So 14,000 ang ibinababa niya minsan, guys, pag naka-promo. Medyo malaki, malaki talaga. So, malaki talaga, 14,000. Ayan. Pero pinakagusto ko ngayon si Blade. Ang ganda ng decal niya. Kasi nung una ko siya nakita, sir, plain. Ayan, plain lang siya noon. Ito na siya ngayon. Diba? Ayan. Sir, question pala. Kasi maraming magtatanong. 98 si Manta, 65 si Blade. Pareho silang 3,000 watts motor. Ano pa yung difference nila, sir? Bakit ganun kalaki yung difference ng prices nila? Range. Malayo ng konti si Manta. Tapos yung mga ilaw rin ni Manta medyo LED na. Kumbaga mas maraming gimmick. Mas maraming si Manta. Pero kung tatanungin mo, syempre mas cost-effective talaga si Blade. Blade. Mas masarap rin siya i-drive. Unless malaki kang tao, like meron kaming mga partner sa na American sa El Nido, mas gusto nila si Manta dahil mas malaki nga talaga. Mm-mm. Yeah. Ilan, sir, ang range ni Manta? Range pa ni Manta, ilan ang nagawang long test? 90 kilometers yung from full charge to low bat, tapos ito 80 naman, sir, yeah. 80 kilometers. Speed-wise, pareho lang, sir, ano? Kasi pareho naman ng motor. 85 kilometers. Mas mabigat lang konti si Manta. So medyo mas mabaga lang siya ng konti. Ayan. Specs kasi, oo nga, sir. Basically, yung electric motor nila pareho. Parehong electric motor, okay. Tapos, sir, pareho sila may reverse, tama? Meron. May reverse yan pareho, saka sir. Saka may drive the sport mode. Sport. Sport mode mo yung mas mabilis. Ito yun, guys. Yung kanyang, tawag nyo rito, sir, selector. Speed selector. Yung S yung sport, D yung drive, P yung park. Then yung R yung reverse. Ayan, meron yan. Tapos si Manta, ganun din. Same yung position, ayan. Ayan, reverse. Ganda. Pagdating sa, pareho lang sila, sir, na digital. Yung kanilang, tawag dyan, gauge panel. Ganda, oh.
Sa gauge panel, ang mga nakikita, sir, is yung speed. Speed. Yung voltage. Voltage. Tsaka, ang tawag dito, yung odometer, sir. Yung kanyang travel. Yes. Distance. Travel distance. Accumulate na niya. Okay. Tapos ito ganun din. 73.8 volts. So, 72 volts itong ito. Ayan. Paano ulit siya malalaman pag lobat na ang isang e-bike? Battery yung battery level. Okay. Ayan. Pagdating naman sa gauge, parang mas gusto ko ito. Makulay kasi. Iba-iba yung kulay niya. Ayan. Ganda. So, since inilabas na nila yung kanilang Manta, i-request ko kay Sir Inigo kung baka payagan niya ako mag-drive. Tingnan natin mapayagan. Sir Inigo, pa-request naman. Oh. Baka pwede ko i-drive. Oh, please. Last natin, guys, di ba? Sige, sige, sir. Sir, maisuyo naman. Pa-video naman ako. Di ba? Nangabala na ako, di ba? Pinag-video ko pa si Kuya. Dahil lang, sir. Sir, paano ulit? On ko lang, di ba? Tapos drive. On. Yan. Drive. Drive. Okay. And this is the safety switch. Safety switch para? Para kung in case na may nakapark kayo, may maglalarong bata, kasi automatic po siya, ilalaki po siya. Pero kapag ito naka, oh, lock yes, po. Pag nag-accelerate kayo, sige na. Kahit naka-drive ako? Oo, kahit naka-drive. Sige, sir. Tapos ngayon, activate ko na. Activate na. Okay. Thank you. Mami! Pag na-send lang ko, maghanda ka ng pambayad, ha? Ayusin mo. Wala kayong dala. Hindi ba siya naman? Pero ano? Mata. Pero matangkat kayo. Subo ang masimal. Buwan natin si Mata. Request ni sir, subo ko daw si Mata. Totally, ayaw ko talaga subo ko si Mata, pero sabi ni sir, subo ka ko rap. Sir, mas maliit yung clearance ng manubela niyan. Kesa dun sa blade, mas malaki yung ikot niya. Sigat niya. Ito may safety rin, sir. Oo, oh, same lang po sa blade. Yan. Tawa na natin, guys. Tandaan lang, guys. Matalang pambayad, eh. Pag naka-sport siya, mas agresibo yung bawat acceleration. Okay. Kasi doon ang electric motor mo more on torque talaga eh. So talaga pag actually kahit gano'ng kalakas pa yung kalaban mong petrol engine na motorsiklo, pag off, pag labanan nyo stoplight, mauuna at mauuna kapag green yung stoplight eh. Pero syempre, pag layo, mananalo. Lalo na pag yung avant, di ba nasubukan mo na dati pag kinaroon talaga. Wala na tayo nung hammer, no? Yung maliit na 3,000. Ayan yung masarap
since nasubukan ko yung dalawa nilang electric big bike dito, pinaka mas madaling i-drive si Blade. Magaan eh. Tapos yung acceleration niya, tapos yung motor naman niya, pareho namang 3,000 watts. Tapos, pero kung gusto niyo talaga na mas malaki, Manta. Yan, ito yung parang talagang big bike ang dating. Tingnan niyo naman guys, di ba? Tatanong ko mamaya kung ilan yung available colors itong Manta. Pero ito kasing si Blade, ito yung special edition nila. Ang ganda ng decals niya, di ba? Kapag ka-plain kasi, ganun lang itsura. Ayan, di ba? So kapag decided na akong bumili nitong electric big bike na to, shout out kay Sir Inigo yung discount po. Mangingi tayo ng discount syempre. Ayan. Ayan, tingnan natin. Maganda diba guys? Parang ayoko umuwi nang walang dala. Iingitin ko yung bayaw ko. Magkakarera kami. Yung Mio niya, karera ko dito sa big bike ko. Ay, tama sa big bike ko diba? Alin ba yun? Ay, ungo. Ang cute. Gusto ko tadi. Bili mo ako nito. Kasi maniwala kayo hindi. Yan ang isa sa pinakamabenta. Gusto ko to. Kasi kaya niya ng full-size adult eh. Cute niya, sir eh. Ina, testing mo. Ba't ako? Ikaw mag-test. Kaya ka niya eh. Kaya ako niyan, sir? Oo nga. Marami dyan, di ba? Mga... Ganda oh. Mga mama talaga nag... Kulay pink pa. Alin? Wala lang, may stock pa. Hindi, kasi naman sa kotse, ba't mapadeliver mo pa? Hindi, may kumuha na niyan. Ah? Or delivery na. Buti na lang guys. Yung asawa ko kanina pa, dapat mag-vlog lang kami rito. Kasi may nakita siya doon e-bike. Gusto niyang bilhin sa anak namin. Eh, kasha, nagkatampa kasha pa sa kotse talaga na. Diba? Tapos nakikipagtawaran pa siya. Sir Inigo, naka-promo siya ngayon, di ba? Magkano yung price pro? Promo price? 12,000? 12,000 guys, naka-promo. Di ba? Ayan. Wala na akong magagawa, guys. Ginanon na ako ng mukha, eh. Diba? Wala na akong magagawa, kailangan ko ng bilhin yun. Diba? Nagbo-vlog ako para kumita, kaso bibili, mapapagastos ako ngayong araw. Kasi ang takot yun! Kaya nga, sige na, sige na. Mabawasan pa ngayon yung pambili ko ng big bike. Gusto ko yung big bike kaso mababawasan. Loko-loko talaga ito, asawa. Bibili kami ngayon, guys. Para may pasalubong kami doon sa bunso ko. Kasi yung bunso... Ay, panganay pala yun. Ito pala yung bunso. Yung bunso ko ito, napakakulit. Magpapaalam na ako, guys, doon sa ano, sa electric big bike. Hindi na naman kami magkakasama nito. Akala ko pa naman, guys, meron na akong ipang aasar doon sa bayaw ko kasi meron na akong big bike. Eh, wala pala. Ayan, oh. Ganda, di ba, guys? Ipon ulit ako, guys. Na-scam ako na asawa ko, eh. Nabawasan yung pambili ko. So, ayan, guys. So, sa mga interested, bumili ng electric bikes and then electric big bike dito sa Star 8 Green Technology, mga boss. Punta lang kayo dito sa may Alabang sa Pote Road. Kung mahirapan mo kayo mahanap, guys, search nyo lang sila TrueWays. Type nyo lang Star 8 Green Technology. Makikita nyo na doon sa Waze. Tapos tuturo na kayo kung paano makapunta rito. Kahit saan pa kayo rito sa Manila or nasa ibang lugar man kayo, search nyo lang through Waze or Google Maps. Star 8 Green Technology.